Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay ang latest survey ng Pulse Asia. Yan, nakikita naman natin na ang nakuha ni BBM ay 53% mga kapatid. At yung second ay si Madam Lenny Robredo na nakakuha lang ng 20% mga kapatid. So napakalaki yung agwat, bali 33%. So yan dapat mga kapatid, dapat yung suporta natin kay BBM ay hindi mawala. Kailangan tuloy-tuloy na natin suportahan hanggang sa matapos ng eleksyon, hanggang sa manungkulan siya bilang isang pangulo ng Pilipinas, para sa ganun ay may patupad niya ang kanyang mga hangarin sa bansang Pilipinas mga kapatid. Kasi nakikita naman natin na siya lang yung tunay na leader na gustong gumanda, gustong iangat ng buhay ng bawat Pilipino mga kapatid. Gusto niyang gumanda ng ekonomiya, gusto niyang dumami ang trabaho, yung mga pabahay, yung mga magsasaka, gusto niyang iangat ang buhay. Kaya karapat-dapat lang mga kapatid, kumpara natin sa mga kanyang mga katunggali sa pagkapangulo, na ang kanilang mga hangarin lang ay harangan yung pagtakbo ni BBM sa kanyang sa pagkapangulo mga kapatid. So hindi maganda yung mga kanilang hangarin. So nakit natin yung survey mga kapatid. Okay, pagbasehan natin yung survey ngayon. Saan na yung calculator ko? Kung pagbasin natin yung survey ngayon mga kapatid, okay? Yung latest ng Pulse Asia. So, yung latest or yung nakalathala sa Kumilek na butanti ngayon, yung nasa Kumilek ngayon mga kapatid, yung registered voters ay 66,900,000. Yan po yung registered voters ngayon sa Kumilek. Ngayon, ibabase natin yung turnout noong 2016 election. Ang turnout noon ay more or less 82%. So, kunin natin yung 82% ng 66,900,000. So, yan ang butante sa darating na Mayo. Kung pagbabasehan natin yung 2016 na turnout, 82%. Yan yun yung actual na buboto sa May 2022 eleksyon. 54,858,000. Okay. Now, kunin natin yung posibleng boto ni BBM, mga kapatid. 54,858,000 times 53%. Yan po ang magiging actual votes ni BBM. Kung kukuha natin yung 82% na actual votes noong actual voters noong 2016. Yan po. Yan kay BBM. Now, punta natin si Aling Lenny, yung current na vice president ngayon. 54,858,000 times 20% mga kapatid ang survey niya doon sa nakuha niya sa survey sa Pulse Asia. So yan po ang makukuha niyang boto. 10,971,600. Yan po ah. So i-minus natin yung yung kay Aling Lenny doon kay BBM. Ang nakuha ni BBM ay 29,074,740 minus 10,971,600.
So, yan po ang difference, oh. Yan, napakalaki ang difference nila. 18,103,140 ang difference sila. Ngayon, mga kapatid, hindi ba kayo nagkataka na ang buto lang ngayon ni Madam Lini is 10,971,600? Ang nakuha niyang boto, mga kapatid, noong 2016 election is 14,418,817. Ayan po yung actual votes ni Madam Leni noong 2016. Ngayon, ima-minus natin yung 20% of 54,858,000 sa 82% ng 66,900, ah. Minus natin dito yung 10,971,600 ni Aling Leni. Mga kapatid, yan o. Yan ang hahanapin ngayon ni Aling Leni para mapatunayan niya na talagang hindi siya nandaya noong 2016. Yan ang kailangan niyang palabasin na buto ngayon. Or kailangan mas mataas pa kasi tumaas ang butante ngayon eh kumpara noong 2016. So kailangan makaproduce pa siya ng another 6 million siguro para masatisfy ng tao, yung tao, yung mga butante na talagang nanalo siya noong 2016. Kasi kung 14 million lang makukuha niya ngayon, wala, hindi satisfy yung mga tao eh, kasi tumaas yung butante, hindi siya umakyat. Lalo ngayon, yung pag ikumpara natin yung turnout nga noong 2016, ang maging buto lang niya is 10,971,600. So napakarami ang kailangan habulin niya, mga kapatid. So ibig sabihin, yung nga sinasabi ko, hindi siya nag-perform properly as a vice president. Or, withdraw yung mga supporters niya, yung 4 million. Or, totoo yung mga hinala ni BBM na dahil nagprotesta pa siya, di ba? Na dinaya siya noong 2016 elections. So, yan lang mga kapatid. Gusto ko lang din kasing malaman kung talagang hindi siya nandaya. Ngayon, napapatunayan natin sa mga kali survey, sa mga surveys ng DZRH, RMN, Pulse Asia, sa mga online surveys, na talagang may nangyaring kababalaghan noong 2016. Kaya mga kapatid, kailangan mong pagmatyag palagi para hindi na tayo madayo ulit, tayo mga BBM supporters. Okay? So, yan lang po sa ngayon. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa mga mag-comment. Mag-comment lang po kayo kung anong may kukomment nyo sa video ito para mapag-aralan natin kung tama yung analysis ko dito. At saka, i-share. I-share po natin ang video ito. At saka, huwag kalimutan mag-like po, mag-thumbs up sa video ito. George R. Vlogs lang po. Merry Christmas and a Happy New Year sa everyone. Sana po, nasa mabuti tayong kalagayan. Stay safe and healthy always. God bless po. George R. Vlogs. Salamat.